Okay, so ito yung ating problem, guys. So example problem number one, determine the nominal moment strength of the beam shown in the figure if F sub C prime is 28 megapascal and F sub Y is 420 megapascal. So yung ating beam dito, guys, is rectangular, so medyo madali lamang to, no? Okay, so yung ating effective depth dito, guys, is yung 430.70 is the concrete cover, 300 yung ating width ng ating, ito yung B, no? Yung 300 is yung B, yung 430 is yung D, tapos yun na nga, yun lang yung ating mga kailangan, pati na din yung ating 3 na 25 millimeter diameter na bars. Okay, so let's solve this. Wait lang. Okay, so ayun. So, dito tayo, guys. No, so, okay, so let's assume na ito yung ating A. So, yung ating A, kailangan kasi natin, guys, no, dito. Yung ating kakonsider lamang dito is yung stress na 0.85 F sub C prime, which will act dapat sa may A, at a depth A mula sa ating extreme compression fiber. Okay. So, ibig sabihin, guys, no, etong stress, tapos kukunin natin yung kanyang force, pati yung force dito sa may tension steel, no, ay kailangan natin i-compute. Okay. So, sandali lang, guys, no, ayusin ko lang natin yung drawing. Okay. So, yun na nga, guys, no. So, bali, no, ito yung ating compression force which will act sa centroid, no, ng ating compression area. So, yung ating compression area, guys, ay itong area na ito. Ito may, di ba, nilagyan ko na ng green. So, ibig sabihin, yung ating centroid nito ay nandito sa gitna. So, obviously, yung ating compression force will act at gitna nito. So, A over 2. So, I hope naintindihan nyo, guys, no? Okay. So, madali lang to, guys, kasi this is, tawag dito, this is a rectangular na beam. Okay. So, ngayon, i-compute natin yung tension force. So, take note natin formula ng tension force dito is AS, that is area ng steel, multiplied by F sub 1. And yung ating compression force dito is yung stress, multiplied by the area, itong area natin ng ating compression, which is A, multiplied by B. Okay? So, this is 0.85 F sub C prime, multiplied by A, multiplied by B. Okay? So, i-compute muna natin, guys, yung tension force. Ayan. So, ayok na nakikita nyo pa, guys, no, yung ating, wait lang. Okay, so, i-compute muna natin, guys, yung tension force tsaka yung compression force. Okay. So, sa tension force muna tayo. So, tension force is equals to AS multiplied by FY. Okay? So, AS, we cannot compute for the AS. So, take note, yung AS dito is the total area ng steel. So, yung ating steel nga ay 25 millimeters. Tatlo sila. So, that is yung ating circle man yun. So, that is pi over 4 multiplied by 25 millimeters. Then, squared. Okay, area ito ng isang steel bar times 3 kasi tatlo sila na steel bar. So, this is equals, guys, to, sandali ha, compute natin. 1472.62. Okay, so this is 1472.62. This is in square millimeter. Okay, so paki-check nyo na lang, guys, yung ating mga computations, baka may mali. Ayun. Okay, then of course kailangan natin ng F sub Y. Yung F sub Y is already given sa problem. Ang sabi sa problem, F sub Y nga is 420 megapascal. Ayun. So F sub Y natin is 420. Ayun. Ang megapascal, guys, is newton per square millimeter. Okay? So, now, we can now compute for the tension force. And the tension force nga is equals to AS, ito, times F sub Y na 420. So, ang lalabas, guys, is 618,501 newtons yung lalabas na tension force. Okay? So, hayaan lang muna natin, guys, dyan yung ating tension force. Ayun. Then, now, we compute now for our compression force, guys. So, yung ating compression force is calculated using the formula C is equals to
0.85 f sub c prime a times b. Okay? So, okay, so alam natin guys yung f sub c prime natin is given sa problem. So, ang given sa problem nga is 28 megapascal yung ngayon ating f sub c prime. Okay? So, lagay lang natin dito guys, no? So, f sub c prime natin is 28 megapascal. So, struggle ako sa pen. Okay? And then, meron tayong B guys. Yung B is given sa problem. So, yung B natin is the width ng ating beam. Ito yung guys, no? Ito yung ating B. So, that is equals to 300. So, this is 300 mm. Okay? So, bali, no? Makukompute natin ngayon yung compression force. So, that is equals to 0.85. That's 28 times A times B. So, since A is, wala tayong A kasi hinahanap pa natin yung A. So, yung ating C will be, ano to? This will be 7140A. 7140A. No? Kasi nga, wala pa tayong A. Okay. So, since dalawa lamang yung ating forces dito, guys, yung tension force. Okay? So, para lang klaro tayo, guys, no? Para sa ating kuwan. Okay, dalawa lang yung ating force, guys, dito. Yung tension at saka compression. So, para maging equilibrium ito, then dapat si compression is equals to tension. So, equate natin yung dalawa. Yun. So, tension is equals to compression. So, lalabas dito, guys, is 618501. Okay? Is equals to 7140A. So, dito makukompute natin, guys, si A. And that will be in millimeter. So, A is, lalabas dito is 86.62 millimeters. Okay, so nakuha na natin si A. So, since nakuha na natin si A, guys, then we can compute for this, itong distance na ito. Okay, so ano itong distance na to, guys? Tama bang sabihin na this is, diba ito yung D minus A over 2. Okay, kasi nga mula dito hanggang dito, that is the D. Ito yung D natin guys, no? Yung 430, yan yung D. Effective depth ang tawag dyan. So this is 430 minus A over 2 natin. Ayun, substitute natin mamaya. Ayun. So gagamitin natin kasi itong value na to para sa pagkuha ng moment, no? So, yung hinahanap natin dito is the nominal moment capacity created by this couple. Ayun. So, the nominal moment capacity yung ating kailangan. Okay. So, compute natin guys yung nominal moment capacity. Ayun. So, para sa pag-compute ng nominal moment capacity, that is equals to yung force, T, o di kaya C, pareho lang yan guys, no? Kung gusto nyo balikan, i-compute yung C, no? Since na-compute na natin yung A, pwede natin i-compute yung C. So, pero actually no guys, yung magiging value ng C will be equal lang din to 618,501 kasi nga equal man si T at saka si C. So, you don't really need to compute na for C. So, eto na guys. So, para ma-compute si nominal moment capacity, so that will be equal to the tension force. Tension force. Sorry. Now, again. Okay, so tension force multiplied by the distance between the two forces. Ayun. So, again, para makuha natin si nominal moment capacity, guys, kukuha tayo ng isang force, either si T or si C, and then multiplied by the distance nilang dalawa. That is D minus A over 2. So, ayun. So, D minus A over 2. So, of course, yung T natin ay na-compute natin to kanina. Ito yung sa taas. 618,000. Okay. 501 newtons. Ayun. And then, yung D is, of course, ano nga yung D? Malimutan ko. My God. Ano ba yan? Yung D natin is 430. Okay. 430.
So 430 millimeters. Yung A is na-compute natin to, that is 86.62 millimeters. Okay. So bali guys, no, lalabas dito na nominal moment capacity is in Newton millimeter. Okay. So okay, so ano yung maging value na to? Okay, so ang kailangan natin guys dito is in kilonewton meter. Okay, usually kasi yung pag tinatanong yung nominal moment strength ng beam, no, yung ating unit dapat doon, well, must be kilonewton meter na pag SI. Okay, so pag minultiply natin ito guys, at pag minultiply natin yung T multiplied by D minus A over 2, ang lalabas is newton millimeter. So pag kinonvert natin siya, to kilonewton meter, ang lalabas guys is 239.17. So 239.17 kilonewton meter. No, paki-check nyo na lang guys sa inyong calculator kung tama yung ating sagot. Ayun. So yan yung ating nominal moment capacity para sa beam na ito. So ayun, so madali lang siya guys. So sa inyo, pwede nyo i-screenshot yung solution, okay, para ano, ayun, tapos dito sa baba. Okay, so madali lang siya guys, diba? So ayun, so next natin na example will be yung mahirap na, yung hindi siya rectangular. No, let's try. Okay, so sa ibang video natin siya guys gagawin para mas madali nyo siyang ma-review. Okay, so see you sa next video guys.